Hello, gandang buhay all at kumusta po kayong lahat? Welcome to my channel. Sa mga estudyante dyan, kumusta po ang pagsagot ng ating mga modules? Kaya pa ba? Kaya. Okay. So ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo ang pagsusuri at gabay sa pagsagot sa mga katanungan sa module 3, quarter 1. Okay? Ito ay pagsusuri sa panitikan sa bansang Mediterranean na isang sanaysay na pinamagatang ang allegoria ng yungib ni Plato. Okay, so uulitin ko po, ang video na ito ay hindi naglalaman ng mismong nilalaman ng sanaysay, kundi ito ay pagpapaliwanag sa at pagsusuri sa nilalaman ng sanaysay. At makakatulong po ito sa pagsagot sa inyong mga gawain sa modules, particularly sa gawain 1 at 3. Ito po ay may katanungan na ayon sa sanaysay na allegoria ng yungib, nais ni Plato na, ayan, ayon sa allegoria ng yungib na sinasabi doon na mas may mararating ang tao kapag, ayan po, at sa bawat kadiliman na nararanasan ng tao, blank, blank, blank. Ang lahat po na iyan, na mga katanungan na iyan guys, ay masasagot sa videong ito. Watch this. Yung lahat. Ngayon ay aking ibabahagi ang isang pagsusuri sa sanaysay na isinulat ni Plato na pinamagatang allegoria ng yungib. Bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ang kahulugan ng allegoria. Ano nga ba ang allegoria? Ito ay isang kwento kung saan ang mga elemento nito na tulad ng tauhan, tagpuan, kilos, ay nagpapakahulugan ng higit pa sa literal nitong kahulugan at ibig sabihin, maaaring magpahayag ng isang ideyang abstract, mabubuting mga kaugalian, tauhan at isang pangyayaring makasaysayan, panrelihiyon at ito ay nagsasalaysay kung saan ang tao, bagay at mga pangyayari ay nagtataglay ng naiibang kahulugan kaysa sa karaniwan. Ngayon ay sisimulan na natin ang pagsusuri sa allegoria ng yungib. Ulitin ko po, ito ay pagsusuri lamang at hindi ang aktwal na nilalaman ng sanaysay na allegoria ng yungib. Ano nga ba ang nilalaman ng allegoria ng yungib? Ang ito ay nagsasalamin sa pagiging malikhain at ang malalim na pakahulugang minsahing ikinintal ni Plato sa ating isipan. Alam naman po natin na ang antas ng talino ni Plato ay mataas at siya ay matalino. Si Plato ay isang pilosopo o philosopher na sumulat ng allegoria ng yungib na inyong binasa ay gumising sa atin sa realidad ng buhay na tayong mga tao na nandito sa mundo ay parang isang tao na nasa loob ng isang yungib o kuweba habang nakagapos at nakaharap sa nais ni Plato na gumising tayo at palayain ang ating mga sarili sa mga bagay-bagay na gumagapos o kumukulong sa atin na nag-uudyok upang tayo ay malugmok na lamang sa yungib na ating bilangguan. Nais ni Plato na makita natin ang katotohanan ng bagay-bagay. Sinasalamin din sa allegoria ng yungib na mas may mararating ang isang tao kung hindi niya gagawing bilanggo ang kanyang sarili upang makatuklas ng mga bagay-bagay o kaalaman na makatutulong sa kanya upang mas yumabong pa ang kanyang kaalaman at upang mas matuklasan pa niya ang kanyang sarili. Sa bawat kadiliman na nararanasan ng bawat tao, meron pa ring liwanag na gagabay sa landas na tinataha ang tao. Sinulat din ni Plato ang allegoria ng yungib
upang magturo sa bawat isa sa atin ng mabuting asal sa mga tao at magbibigay ng komento tungkol sa kabutihan at kasamaan at pagpapalaya sa ating mga sarili sa mga bagay na bumibilanggo sa atin at tingnan ang kabilang anggulo ng buhay kung saan makakamit ang tunay na kahulugan ng buhay. O diba guys, ang dali lang ng pagsagot ng mga modules po natin. Huwag po nating isipin na mahirap kasi kapag iniisip po natin guys na mahirap, mahirap talaga siya. Pero kapag iniisip nating madali, kaya yan, diba? That's the spirit. Kasi ito ay para sa kinabukasan, ito ay para sa ating future. So iyan ay dapat nating pagtatrabahuan, diba guys? Relax lang po at wag po tayong magpapadala sa mga stress dyan. Okay ba mga students? Okay. Ngayon ay may bahagi sa module ninyo, yung nasa gawain 3, kung saan merong grapikong presentasyon dyan. At merong tinatanong na paano sinimulan ni Plato ang sanaysay. Doon kayo, balikan ninyo yung sanaysay na binasa ninyo. Balikan ninyo yung sanaysay na binasa, pagkatapos, alamin ninyo, paano ba sinimulan ng author ang sanaysay? Magiging gabay po sa inyo ang sa pagsagot ng mga tanong na ito, ang nauna ko po na video na ano ang sanaysay. At ang link ay nasa description box below, okay? And the number 2 question, ano-ano ang naging pananaw ni Plato sa tinalakay sa sanaysay. Ayan po, doon naman po kayo mag-focus sa nilalaman kung ano ba ang kanyang paniniwala tungkol sa tao. Kasi binabanggit doon sa sanaysay na kapag ang tao ay nakakulong sa buong buhay niya, nakakulong sa loob ng kuweba, ano yung mararamdaman niya kapag lumabas siya? So, it talks about something like that. Ganyan. Paano nagbigay ng konklusyon si Plato sa sanaysay? Doon naman kayo mag-focus guys sa konklusyon, sa pinaka-last na part sa sanaysay. At ang magiging gabay po ninyo upang kayo ay makapagpapahayag ng inyong kasagutan po dito ay ang video na ganun pa rin, nasa description box. Link ay nasa description box na ito. Ayan guys, magiging ano lang po tayo, magiging positibo sa pagdating ng bawat module sa ating mga kamay. Ayan po. Basahin. Take time to read. Read. Because reading is the beginning of understanding. Diba? Magbasa lang po kayo. Kasi kung hindi po kayo magbabasa guys, hindi ko po talaga kayo matutulungan. So basahin nyo at tutulungan po natin na intindihin kung ano ang mga nilalaman ng mga binabasa po natin. Basahin at sagutin ang mga katanungan. Sagutin, huwag kayong umatras dyan sa maraming mga gawain guys. Sagutin yun lahat, di ba? Sinasagot nyo nga siya na wala kayong kasiguraduhan. Eto pa, nasurangin yung kinabukasan. O, di ba? Ganyan lang yan, guys. At magiging ano lang tayo, magiging positive sa lahat ng bagay. Kaya natin to sa gitna ng pandemya, huwag tayong padadala sapagkat tayo ay solid. O, di ba, guys? Ayan po. Thank you so much for watching and shout out to my students, Section Diamond, Section Gold, Section Emerald, Section Sapphire, Section Silver, and to my advisory class, Section Ruby, especially to my team leaders. Ayan guys, good luck sa susunod ulit. Bye-bye po. Huwag po ninyong kalimutan na mag-like at i-share nyo na din sa iba para mabiyayaan din sila. Okay ba? Salamat po. Bye-bye po. Thank you.